Everyone, welcome back to my YouTube channel. For today's video, pag-uusapan naman natin ang Buhay Amerika. Buhay Amerika na naman tayo. So today, ang ating topic, magkano ba ang magpa-dentist or magpa-orthodentist dito sa Amerika? So kung ikaw ay bago lang dito sa Amerika at naiinisip mo magkano ba magpa-dentist from a regular checkup, from your checkup sa pag-cleaning, pag-pasta at pag-braces. So, without further ado, let's start. Oh, don't forget, please, subscribe to my YouTube channel para sa mga buhay-buhay dito sa Amerika. So, way bago pa lang. So, medyo siguro nag-iisip ka pa kung kano ba magpa-dentista dito sa Amerika. So, kung ikaw ay nag-work at meron kang company, insurance from the company, pero gaya nung nalaman ko, hindi lahat kino-cover ng insurance pag papa-dentist ka. So, last year yon start ako magpa-dentist. So yung evaluation or yung first checkup free yon, wala kang babayaran. So yung pero maganda dito sa Amerika yung checkup, talagang i-x-ray nila, pipicture nila isa-isa. Marami silang gagawin pa bago yung pina-evaluation ng ngipin mo. Tapos yun yung first schedule na ibibigay sa'yo, yung so i-evaluate nila. Tapos after nila i-evaluate, i-discuss nila kung ano ba yung nakita nilang sa ngipin mo. Of course, kung kailangan mo ng filling or pasta or cleaning. Usually yung cleaning after, i-schedule ka after your first visit, i-schedule ka ng first visit. So yung evaluation, free yun. Yung cleaning, free din. So wala kang iisipin about that. Cleaning nila, sobrang galing nila. Yun yung isa sa masasabi ko. So, worth it kung magbabayad ka. Pero dahil nga kung insurance ka, free lang siya. So, pag na-evaluate na, sabihin ng, of course, ng dentist mo kung may papastahan ka. So, kung may papastahan ka, kahit na may insurance ka, tingin ko, sa pagkakaalam ko, meron ka pa rin babayaran na sa dentista. So, kagaya ko, nagbayad ako ng yung isang pasta. Kung wala kang insurance, I think $284 kung magbabayad ka kung wala kang insurance. Pero kung may insurance ka, of course, may copay ka. So, ako binayaran ko for every pasta or filling, $113. $113, gosh. Parang isang ano na siya sa Pilipinas. Magkano lang ba sa Pilipinas ang magpapasta? $800? $1,000? So, dito, pasta ka, $284 kung wala kang insurance at $117 kung wala kang, kung may copay ka. So, yun yung babayaran mo, $117. So, depende sa advice ng dentist mo kung i-refer ka niya sa orthodontic. So, kagaya ko, refer ako sa orthodontic. So, additional payment na naman dahil kailangan ko braces. Ayan, guys. Kaya, actually, second time ko na to mag-braces. Kaya lang medyo stubborn ako. Hindi ko isinuot yung aking retainer for a long time. So, siguro after mga ilang months lang, tinanggal ko na siya kasi sobrang hassle talaga. Especially kung, you know, nagtutubrush ka sa work, tatanggalin mo and everything. So, parang sobrang hassle siya sa akin that time. So, hindi ko siya sinuot ng matagal. Meron akong dalawang impacted teeth. So, pero natanggal na siya during my first braces. Bago ako first braces sa Pilipinas. Oh, by the way, ang braces sa Pilipinas siguro that time nagko-cost ng 45,000 to 60,000 pesos. So, kung may plano kayo na pumunta dito or may hinihintay kayo na petition at pupunta kayo dito sa Amerika, gawin nyo na lahat ng braces and everything sa Pilipinas dahil sobrang mahal dito. So, yun nga. So, in-advise ako na mag-braces ulit kasi yung reason dahil na may impacted teeth ako, naiwan yung baby teeth ko sa yun. So, naiwan siya. So, hindi ako palang ngiti. Anyway, yun na nga. Dahil, ayan siya. Ayan siya. Basta, mayroon pa akong baby teeth. So, sinabi ng doktor sa akin na sa ngayon, okay pa siya. It looks good na hindi siya matatanggal. Pero eventually, of course, tatanda. Pagtanda, dun siya baka bumigay. Ayoko naman daw na kung kailan akong matanda. Tsaka,
Tsaka kung gagawin yung lahat ng procedure na to na mag-braces o kaya mag-i-implant. So, in-advise niya ako na nag-braces. So, ito na nga, nagpa-braces na ako. So, magkano ba yung cost ng braces? Ang cost dito ng braces, dalawa yung inano sa akin, kinote sa akin. So, kung mas gusto na medyo mas mabilis ang treatment, mga one year and six months, parang ganun, 1 year and 6 months, kailangan tanggalan ako ng isang ngipin sa upper, ano ko. So, kailangan siya parang i-adjust yung ngipin. So, yun, 1 year and 6 months yung inano niya sa akin, sinabi niya na magiging treatment duration. So, magiging cost niya is $6,695. Pero yun, guys, of course, syempre, installment yun. Magbabayad ka muna ng down payment. So, pinaka-minimum down payment is $500. So, depende kung magkano gusto mo yung magiging monthly mo. So, yung second quotation sa akin, yung medyo matagal, pero hindi ako bumunutan ng ngipin. $7,265. Dahil meron silang ililigay na tags. Yun, tags sa dalawa mong ano. So, yun, nagkukost yun ng $285. So, sa treatment na $7,265. Kasama na yung lahat doon, including yung pag-braces. Pero lang yung implant. Yung implant, ibang doktor yung gagawa. So, yun, $7,265 yung buong treatment, lahat ng gagamitin, at saka including yung isang, including na yung after ng braces na tanggalin yung retainer. So, yung toothpaste, every visit, mabibigyan ka nila ng toothpaste, toothbrush, yung mga ganung bagay, at saka kung may mawawala dun sa mga bracket mo. So, all in all, yun yung babayaran. Hopefully, this video nakatulong sa inyo para mag-decide, or talaga, pero actually dito sa Amerika, kailangan parang kahit na yung sabi nga nila, kahit homeless na tao, talagang pinag-anohan nila ng pansin yung dentist. So, magpa-dentist. So, kung mapapanood yun dun sa mga forensic crime, something na ganun, na movie or documentary, talagang kahit homeless person, meron silang dental record dahil nga sobrang big deal sa kanila yung dentist. Hindi kagaya natin, like, kagaya ko nung bata ako, hindi siya priority sa buhay namin dahil mahirap ka lang. Pag mahirap, hindi siya masyadong priority. Not unless sumakit na yung ngipin mo. Pag bibisita mo lang yung dentist na wala, yan na, may sakit na yung ngipin mo, hindi ka na nakakatulog, kaya lang the next day, bibisit ka na. Bibisitahin mo yung dentista mo. So, yun lang yung mga time na nakakabisit ka. So, dito sa Amerika, yung to visit mo every year, meron kang may insurance ka every year, libre yung cleaning na twice a year, tsaka pero yung pasta, it's a shoulder mo yung portion kung magkano yung siya. Pero usually it's $100, $117. Depende siguro sa insurance kung anong insurance company yung hawak ng company pinagtatrabahuan mo. Pero kagaya ko nga, yun yung binayaran ko, $117 per pasta or filling. So, that's it guys. Thank you for watching. Hopefully, nakatulong to sa inyong buhay-buhay. And I'll see you again on my next vlog. Bye!